Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. As early as February po, bago pa man ho mag-summer o tag-araw, Ben, magbibigay na tayo ng pambabalaho sa mga pet lovers po dyan, lalo na ho sa mga bata. Hindi naman sa nananakot po tayo, pero ang sabi ho ng DOH, araw lamang pong itatagal ang isang individual kung kayo po ay nakagat ho ng isa pong alagang hayop nang hindi po nabibigyan po ng anti-rabies. No. Para hindi mapasama po sa statistics na mga namamatay dahil po sa rabies, ito po panoorin po natin ang aping APB, All Points Bulletin. Tumaas ang kaso ng rabies sa bansa tuwing tag-araw. Bukod sa marami raw ang nasa labas, nataon rin daw kasi itong bakasyon ng mga bata sa mga eskwelahan. Let's call it when children are enjoying vacation. Kasi they will have more interaction with these dogs. Rabies is a virus, affects the brain, okay, and other nerve tissues. It kills because it affects the brain. The way it gets into our system is through a bite. Isa sa mga tinututukan ng Department of Health ang kaso ng rabies. Kung ikukumpara raw kasi ito sa mga terminal case, mas mababa ang chance ng mabuhay ng isang individual na nakagat ng hayop. Ito yung isang sakit wherein the doctor can tell the relatives your patient has no chances of surviving. If you get the signs and symptoms, you cannot prevent it anymore. Because ang signs and symptoms niya will include hydrophobia and aerophobia, the sight of water or the feeling of air will precipitate spasms kasi nagkakaroon na inflammation sa utak, encephalitis. Usually, on the average, pag may ganito ng symptom, hindi tatagal ng 3 days, your patient is dead. Pero ayon sa Department of Health, bumaba na 50% ang kaso ng rabies sa Pilipinas taong 2016. Istriktong pinapatupad na raw kasi ngayon ng Department of Agriculture, Department of Education at Department of Health ang rabies law. It starts with responsible pet ownership, like you should get your dogs vaccinated, you should put a leash. Every 100 million tayo, ang estimate nasa 15 to 18 million ang dogs. Rabies come from animals. Unless we stop it at the source, wala tayong gagawin kundi magbakuna lang sa humans. Pero paalala ng tatlong ahensya, hindi lamang dapat umasa ang publiko sa gobyerno. The education should be in homes. Pag may kagat, hindi itatago ng bata kasi children are afraid to tell their parents na nakagat sila. That's wrong. They have to tell para dadalhin sa animal bite center. Oh, wag niyong itago ha, kapag kayo po ay nakagat po ng aso. Tulad ko noon ako, Ben, ha? Nakagat ako dito. Alam mong nilapitan ko agad? Yeah. Yung mismo may-ari ko ng aso. Oh. Sabi ko, kinagat ako ng aso mo, ha? Eh, sabi niya, hindi, ano naman yan eh. Kompleto yan sa anti-rabies yung aso namin. Kaya huwag kang mag-alala. Pero obserba ka pa namin. Obserba hindi pa naman bumubula yung yung bibig ko noon. Pero, ito, Lex, ano, parang maganda na rin. Alam mo kung minsan may mga barangay na medyo, sila huy, parang very lax. Yeah. Na yung kung minsan yung mga askal na nagkalat sa lansangan. Yun. At yung iba naman dyan, na mga dog lovers din, na talagang hinahakot sa kanilang bahay, na kung minsan nakakabuyset. Yung mga aso nagkakahulan ng madaling araw na, hindi ko alam kung pinakakain o hindi. Pareho niyan. Parang si Burns yan eh. Burns! Ang ganyan. So ang ingay eh. Pag nakakagat yan, lalo-lalo na yung marami. Ano? Kung minsan sa mga kalye, hindi mo maiwasan eh. Pag nagkalat yung mga aso sa kalye,
Lalo-lalo sa mga barangay. Naku. Kailangan nga responsible tayo. Lalo-lalo na yung mga maraming alagang aso. Lalo na yung mga dambuhalang aso. Naku po, nakakatakot ha. Pero huwag rin po ninyong katakutan po yung mga malalaking aso. Pati rin po yung mga maliliit. Ano, sinabi mo. Kunyari, ano yung friendly itsura. Pero pag kayo po ay nakagat niyan, naku po. Huwag kayong maglihim ha, sabihin ninyo.